kung ako lang ba, pero kapag nakakakita ko ng ganyan, napakaraming grocery, sobrang tuwang-tuwa ako. Kung may mga barado kayong sink, pwedeng-pwede to para sa inyo. Tignan ref, bumili kami ng bagong ref, guys. Tingnan nyo mamaya kasi i-deliver siya para sa kapatid ko. Since nagkikito siya, wala siyang sugar. Hey guys, update lang, dumating na yung stock ko ng yoga mats. Alam nyo naman, nagbebenta ako ng mga yoga mats. Hey guys! Welcome back to our channel! And for today's video, gagawa tayo ng another grocery haul! Hindi po kami mag-Facebook online bili. Papakita ko lang talaga sa inyo kung ano yung napamili namin ni Mama nung nag-grocery kami. And collective grocery shopping to. So, huwag na natin patagalin pa at mag-start na tayo agad. Sige ka! Hi! Yun lang! Hindi ko alam kung ako lang ba, pero kapag nakakakita ko ng ganyan, napakaraming grocery, sobrang tuwang-tuwa ako. Kahit wala nang bagong damit or makeup, pag ganito ba naman, di ba, nakakatuwa. Mag-start tayo dito sa panlaba. Bumili ako ng Breeze Liquid Detergent. 499 pesos to. Mas makakatipid kayo kumpara dun sa mga tigsi 670 ml. So, ito 3 liters na. And then, yung kapartner niya is itong Bernel na fabric conditioner. Antimicrobial na siya. Finally, nakabili na din ako ng Lysol. Matagal-tagal din naman ito magagamit. And meron din tayong Mortain Nurture Guard. Pansin kasi namin na medyo maraming langaw ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Pero baka sa panahon. 130 lang to. And then, the next one is itong liquid sosa. Kung may mga barado kayong sink, pwedeng-pwede to para sa inyo. 32 pesos lang. Sabi ko, bibili na ako just in case lang naman. And syempre, hindi pwedeng mawala ang ating Zonrox. Meron kaming malaki nito. May stock pa kami. Kaya ang binili ni Mama, dalawa lang. And ito naman, bumili ako ng Domex. 130 plus lang yata to. Tapos ito 112, yung Mr. Muscle. Ang linis ng CR. Kasi usually Zonrox para pumuti rin. And nakita ko to. Try ko lang, baka maganda. Pwede naman yata to ihalo sa water para mas tipid din gamitin. Si Kiel kasi yung anak namin, ayaw niya mag-CR sa maduming CR. Pero kahit sino naman, diba? Medyo maselan siya kaya. Kaya sabi ko, every week or twice a week ako maglilinis ng CR namin dito sa baba. Meron din tayong Tide. Ito bago siya sa paningin ko. Tide Downy. Garden Bloom yun scent and mabango siya as in. Tapos meron tayong Scotch Bright. Itong Scotch Bright, laging walang stock nung malalaki, yung pa-rectangle. Kaya ang nabibili ko is itong pa-square. And hindi rin pwede mawala ang ating Surf Powder. Ito naman ginagamit namin sa mga towel, ganyan. Yung Lactacid. Ito yung lagi kong ginagamit kasi may nagsabi na pangit daw yung sa pH care. Hindi ko lang sure. Panghilod ulit. Dapat pinapalitan yan. And then, toothbrush para sa amin MJ. Yung kay Kiel, inakyat ko na dun sa taas. Colgate 149.42. Next naman is food and hygiene. Tapos yung ref, bumili kami ng bagong ref, guys. Tingnan nyo mamaya kasi i-deliver siya. Pero yung ref namin ngayon is medyo pasira na siya. Tapos magulo. Yung ref namin medyo maliit lang din siya. Kaya le-level up tayo ngayon. Siguro yung ref namin 10 years na yon. Ito pala yung mga napamili namin ni Mama. Hindi siya isang araw lang ha. Parang collective grocery shopping to. Pinakita ko lang talaga sa inyo ng buo yung mga stock namin for the next month. For my napkin, alam nyo naman, ang binibili ko lang is yung Charmy Cotton ni tsaka yung Sisters. Basta with wings. And nagustuhan ko to kasi hindi sila nadikit sa panty. And yung panty liner na gamit ko is itong longer panty liners ng Sister. Makapal siya. Hindi rin to gumagalaw kaya sobrang nagustuhan ko to. Meron tayong cotton buds. Ito sa amin. Ito kay Mama. Tapos, ito naman. Dahil si MJ na-discover niya na ang skincare talaga. As in, twice a day siyang nag-skincare, guys. Gumagamit siya nito, yung clean cotton rounds. Mas gusto namin to kumpara dun sa Watson's kasi ito, mas makapal siya. Tsaka mas maganda gamitin. Mas masarap sa feels, ganyan. So, tig-isa kami ni Daddy MJ. And, bumili din kami ng paper towel para sa mga prito, para matanggal yung mamantika, diba? Kahit papano. Hindi rin pwede mo lang ating tissue. Sunny caring binili ko and ito, 3-ply na siya. Maganda rin tong klase na to. Tapos, mayroon nagpadala na brand. Ito siya. Hindi ko maintindihan eh. Pero, ito yung packaging niya. Pang diet, pwedeng pang gain ng weight. Tsaka pwede ito sa mga bata. Depende kung saan nyo siya gagamitin. Thymezyme lemon. And lahat ng ingredients nito healthy. So, i-review ko siya soon. Ginagamit ko to 30 minutes before ako kumain. And ito lang yung kanyang itsura. Ganyan lang siya. Magkakaroon tayo ng giveaway para masubukan nyo din. So, abangan nyo na lang yung aking review. Next naman natin is yung mga food. Isin ramen. Kasi yung sa Lucky Me na chicken, medyo nanawa na kami. Ito masarap siya. And suggest ko lang, if ever nabibili kayo, wag na yung nasa cup. Kasi nga, mas mahal yun. Ito, mas makakamura kayo. Pareho lang naman sila ng laman. Coconut powder dito. Kasi wala kaming mabili na fresh gata talaga. Hindi pa yata sila pwede gumawa dahil hinanawakan siguro yung gata. Pero ito, okay na alternative siya. Masarap to kumpara dito sa Fiesta na coconut powder. And dahil yung mga bata, lalo na kapag prito yung ulam namin, kailangan namin ng soup. So, yung soup na binibili namin is itong cream of mushroom,
Tsaka itong crab and corn, masarap yung dalawa. Tapos lalagyan nyo ng itlog. Sinigang mix. Ito kasing mga to, mahal sila kapag sa palengke ng mga 2 to 3 pesos. Kaya sabi ko sa grocery na lang. So ito, pang isda, yung original. Tsaka pang seafoods. And ito namang sa gabi, pang mga pork siya na sinigang. So ayan, yung binibili namin. And meron din tayong beef at tsaka chicken cubes. Lagi yan meron kapag nag-grocery kami. Bumili rin pala ako ng Sara Roti na wheat bread. Kasi wala na nung gardenia eh. Para sa avocado. Tapos with egg, with chia seed or peanut butter. And meron tayong buttercup na margarine. Masarap din naman to. Tsaka isang dairy cream na dairy cream. Meron tayong Eden cheese. Yung malaki na yung binibili namin kasi malakas din kami mag-cheese. At tsaka Dutch meal for kale. Meron din tayong ube. Itong ube na to, ang tagal ko naghahanap niyan. Nakita ko to dahil nilalapag pa lang yung mga box. Bagong stock. Sabi ko, kuya, pabili talaga ako niyan. Tsaka itong all-purpose flour. Kasi laging wala yan. Dahil nga ngayong quarantine, ganitong panahon, halos lahat na gusto mag-bake. Kasi nakakatuwa naman. Kasi ako nagbe-bake din ako. So bumili na ako ng Maya all-purpose flour. Bumili rin ako ng basil leaves. Ito, mahirap din siyang hanapin. Kaya nung nakita ko, kinuha ko na agad-agad. Meron tayong peanut butter. Ito yung favorite na peanut butter ni Mama. Kaya ayan yung binili namin. And Mang Tomas, Nescafe Gold. Sabi ko, ang mahal nito. $299 yata. Pero sabi ko, gusto ko talaga tong kape na to dahil masarap naman siya. Pero if ever na may masasuggest kayo na ganitong klaseng kafe, coffee na masarap naman, comment down below. Syempre, hindi pwedeng mawala ang ating Nestle Cream, Alaska Evaporada. Kasi ito naman, nilalagay sa mga ulam, ganyan. Tapos ito, carnation condensada. Pwede siyang ilagay sa ating avocado. Ito na yung mga last from this haul kasi nahihirapan ako dahil yung memory card ko nasisira. Pinapasok ko muna sa computer tapos i-reformat ko ulit yung memory card. Bibili na ako soon kasi nga nahihirapan ako doon. Ang hirap pag nakukorap yung files, inuulit ko. Nakatatlong ulit na ako nito na haul video pero okay lang naman. Next is, ayan, Australia's Harvest Rolled Oats. Ito yung ginagamit ko for my oatmeal cookies. Ayan, Nescafe na coffee. Hindi decaf yung nabili ni Mama. So ito, straw. Siya. And then, meron tayong Coffee Mate. Ako, ang ginagamit ko for my Coffee Mate, yung Alaska na milk na, or yung almond milk, puro ganyan na, kasi mas healthy naman yun. Pero sila Mama, si MJ, yan pa rin ang gamit. Tapos, itong Baguio coconut oil, kapatid ko ay nagkikito, kaya medyo juicy siya kapag dating sa pagkain, ganyan. And yung sa amin, canola oil yung binibili kasi good for the heart daw yan. Tapos, meron din tayo ditong toyo, syempre, suka, tsaka patis. Matagal na namin to nabili, pinakita ko lang din. And then, pancake for kale. Ito na yung mahal sa haul natin kasi itong almond breeze na to para sa kapatid ko, since nagkikito siya, wala siyang sugar. Saka maganda naman to kasi ayan, high in calcium, high in vitamin E, dairy free, soy free, no cholesterol, tsaka okay siya for vegan. And ayan, lima na yung binili ni Mama para sa kapatid ko. Tapos meron tayong Anchor na fresh milk. Meron din itong nag-recommend full cream milk kaya sabi ko, tatry ko din yan. And then itong Alaska, masarap din naman yan. Fontana na cranberry. 100 pesos lang yata or 2 or 119. Kaya ito muna yung binili ko. Usually kasi yung nasa malalaki na 1.5 liter. Kaso medyo mahal yun eh. Tapos, ito yung sa akin. Binili din to ni Mama. Almond Breeze na almond milk. Nagbago yata sila ng packaging. Tapos, yung unang binili ko, 45 calories lang. Pero ito, naging 60. Okay lang naman. Di ko naman binibilang masyado yan. So, bumili ako ng 1, 2, 3. Tapos, isa pang Fontana na cranberry. And then, itong Alaska na fresh milk. And, tapos na tayo sa haul natin. Ayan na, ganyang kadami. Tapos, ito yung ref namin na luma. And, baka mamaya dumating na sana para maayos na rin namin. Kita nyo naman, diba? Sobrang gulo niya at ang dumi. Pero, bago namin ilabas yan, syempre, lilinisin din namin. Sa mga nagtatanong ng ref tour, sa susunod na lang para bago. Doon na tayo sa pinakamahirap na parte ng pag-haul natin, which yung ililigpit na. Ito naman kahapon pa, tsaka na-disinfect na rin, na Lysol na wipes na ng Lysol, kaya okay na nandyan yan sa table. Tapos meron tayong chichirya. Sa mga mommies dyan na ayaw nyo pakainin ng chichirya yung anak nyo, huwag nyo nalang pakitaan ng chichirya or huwag nyo bilhan para hindi din sila mag-tantrums or umiyak. Pero ito si Mama bumili niyan, V-cut. Dalawa, tsaka itong ridges kasi gusto to ni Mama. Itong sweet corn, kay MJ tsaka kay Kel kasi minsan lang naman, no? Pero ako bumibili. No? Dalawa lang kasi ang tagal na nilang walang chichirya. Na-miss nila yung sweet corn. Huwag lang daw maalat, okay na. Tapos chippy kay Mama din yata to. So ayun na, for our haul, liligpitin ko na lang muna to. A few moments later. Hello guys, welcome to Chris M's vlog. This is my son. Hi, say hi to the vlog, girl. Hi, say hi. Girl. Lado. Say hi to the vlog. Girl. Hi. What are you doing? Come on, girl, let's go down. Let's help mommy. On her blood. You and I
more moments later. Hey guys, update lang, dumating na yung stock ko ng yoga mats. Alam nyo naman, nagbebenta ako ng mga yoga mats. Itong to ay 10mm and ito yung isa kong binibenta, which is 6mm, kasi yung iba naghanap sila ng affordable na maganda rin naman yung quality. So this one, I like this. Ito yung ginagamit ko pang workout. Pero itong mga 10mm, talagang ang ganda ng quality. Affordable lang din siya, available sa Shopee and also PM me, and available din to sa Lala Move. Yung dalawa dito naka-reserve na, and feeling ko mabilis lang siya mauubos kasi kung ganito ba naman kaganda yung quality, di ba? Ito yung ibang stocks ko ng yoga mat, and as you can see, meron manipis dito kasi nga ito yung sinample ko. This is 4mm. Sobrang nipis niya. Ito yung masakit sa plank, sa siko, masakit siya. And then tinry ko yung 6mm and para sa akin, okay na yan. Ito yung 10mm natin na lumang stock ko na to, kaya ganyan yung itsura niya, pero sobrang lambot pa rin niya. Ang sarap tapakan. Hindi ka talaga magkakapaltos kahit wala kang shoes. Ayan na lang yung available ko kasi yung 6mm talaga, mabilis siya maubos. 50 pieces na yung naubos ko na stock. Ito na lang yung natira. And dun sa 10mm natin, 10 pieces na lang yung natira. Kasi yung dalawa, pagka-post ko, meron agad nagpa-reserve. So, i-deliver na lang yun tomorrow. A few moments later. Hey, mommy. Say hi! It's already 9pm! Sana nag-enjoy kayo sa grocery haul. Hindi dumating yung deliver ng TV and bagong ref. Siguro bukas na lang siguro nila i-deliver yon. And ayun, if ever na gusto nyo mag-reseller ng mga yoga mats, I'm open naman. And yung presyo, syempre, ipipm ko na lang sa inyo through Instagram or through Facebook. Depende sa inyo. Pero sure ako na kapag kikita ako, kikita din kayo. Kasi syempre, tulungan lang naman sa online business, lalo na sa mga nagsisimula, gusto ko kumita ng extra income, katulad ko. So, ayun, sana nag-enjoy kayo. I-end ko na yung vlog kasi i-edit ko na rin to. Hi! Say goodnight na si Daddy. Ano na siya, nagpapahinga lang. Pero mamaya gigisingin ko kasi may work pa siya. So, ayun, kaya yoga mat yung nire-resell ko ngayon kasi sobrang helpful sa akin ng yoga mat, lalo na sa aking fitness journey. Kung walang yoga mat, paltos-paltos na yung aking paa. Nag-work na sa akin yung 6mm, pero nung nasubukan ko yung 10mm, maganda din siya, sobra. Depende na lang sa preference ng tao kung ano yung mas gusto nila. Pero so far, sa dalawang yon okay and approved para sa akin. Kasi yung mga 4mm, 5mm, medyo manipis, masakit sa puwet, or kapag nagpa-plank. So, that's it. Na-explain ko na naman sa inyo. I hope you enjoy, and we'll see you on the next one. Bye!